seconds with vision. Dito na tayo, guys, sa ating mapa. Unang laban. Unang game, rather, of our second series. Onic PH versus Blue Fire. There we go. Execute. Para kay Dlar. Ibig sabihin, gera agad. Ang gustong gawin ni Quedlar dito, sabi nila, may Balmond na kami, may Lethal Counter na kami, may Execute pa kami. Burst is the way for Onic PH to win this, and ang dami nilang pang zone to protect basic. Meanwhile, Kripzu, we just clear out the wave. May ginagawang invade ang Onic dito sa purple. Yeah, ang init ni Kripzu, ha? He wants to really disrupt, pero Retribution is sinigurado na lang. May basic dito at lalaban sila, force the flicker out from Kripzu. Okay. Ang ganda ng follow-up dito ni Iyak. No, make sure niya na clear muna yung waves. And then, nakikita niya si Kripzu na medyo nagiging agresibo, nagkaroon ng threat. So, napigilan ng konti yung gustong gawin ng Blue Fire. Buti na lang kamo, nakuha nila yung purple. Ang dali dito ng Blue Fire, nag-rotate sila. Ayun, finally, kinuha nila yung bait doon sa mid ng Onic PH. Kasi alam nilang walang retribution. Si basic dito. Tapos, ayun, they started on the blue. They canceled the purple buff. Sorry, no, not blue. Purple buff. They canceled the purple buff. So, gets, na-delay man dito si basic sa kanyang buff. Makukuha at makukuha niya pa rin yun lang. Nag-aanap ata sila ng isang hero to reset it. Pero mukhang magiging risky. Sabi nila, let's play safe na lang. Nakuha naman natin yung purple buff natin, pero hindi na maiiwasan yung vision control ng Yeshon Shin. But it's still good, because Chu is still having that retribution on his arsenal. Pwede nilang i-steal yung orange dito, pero mukhang magpo-farm na lang dahil mukhang gusto nilang i-set up yung turtle take doon sa bandang baba. Meanwhile, Yaku is doing well against Nibs. And Secret falling low, may execute dito si Dlar, ha? Not to mention na, I want to point out, no, Kripzu has no flicker, pero he keeps stone rotating pa rin. And alam mo ito ng mga taga-Onic, they can actually capitalize on that one. Makunat na siya doon. Madali, ah. Inikutan lang naman, pero Kripzu, I don't think mamamatay si Kripzu dito. But enough to zone din, ah, para hindi makalapit doon sa my crab. Dumating na dito ang mga support ng mga taga-Blue Fire, mga kaibigan, Azula. At kita mo, bura, kaagad ang isa mula dito sa Onic. Yun ay si Jay. First blood para kay Chu. Masyadong matagal na nagstay ang Onic on that part, and Jay doesn't have the ultimate yet. Ang ganda ng Thousand Pounder stun, but the kit of the Ilda is just too strong for them to burst her down to the point na lima na yung rumotate para sa side ng Blue Fire. Hindi pa naggamit ang execute dito, and magandang pang-segue sa Blue Fire yon. Makakuha pa sila dito ng dalawang Lito Wanderers. So men, lamang sa lahat ng resources ngayon, ang Blue Fire. Yeah, joke lang. Hindi lang pala. Nanigate itong dito na to. May quick counting lead dito yung Blue Fire, pero maganda dito is they're very much willing to fight on this one. Actually, maka-disrupt lang dito si Ansi. Napakalaking bagay na let's arrow. See here for the arrow. It misses its mark, pero at least should be enough para makakuha naman ang target dito, mga taga Blue Fire. Inverse, may natatarget doon si Crimson Flicker at ang ginawa tapos na engine sa ng mga membro. Patay si Yang. Nung patay din si Jay dito, baka may susunod pang patay. Wala dito sa Onic PH na may dalawang buhay. But that's it. 3-4-0. Alam na lamang ang Blue Fire. Nahuli dito yung tatlo nung ultimate Falling Star Moon sa may Thorn Rose. Ang ganda ng combo nun, men. Parang gumawa ka ng Illuminati na sign. Yung pilot, yung Esmeralda, tapos yung triangle kay Lancelot. Ayan, oh. Ganda rin pala ng pasok ni, Limbs, no? Tapos yung si Limbs, oy. Iba talaga, alam mo naman. Si Mayor Limbs. Magandang legacy ni Mayor Limbs. Rest in peace. Buting Mayor. Alam mo yan, si Mayor Limbs, tol. Ano yan, ha? Isa sa mga unang nagpa-tournament sa sa Manila ng MLs. Mobile ML. Rest in peace kaya Mayor Limbs. At nag-ML na siya ngayon. Joke lang po. Joke lang po. Pero yeah. And the setup, the flank is good. And like what we've said, this is a good pick. Hilda is also a good pick para sa side ng Blue Fire kasi hindi ma-burst eh. Kailangan pa magka-damage ni Basic at kailangan kasama din si Tams. Kailangan kasama si Dlar to get that execute kill. What Onic can do right now is to sustain the silence. But look at this, Kripzu! Member dito ng Onic, yung talong na pwedeng gawin ni Nims. Buti na lang nakataka sila. Pero hindi ko alam kung sino nakakuha. It would be a Basic of the Crab Coin. Kripzu, yeah. Try my get me upper side from Blue Fire. Yun lang. Masyado yata malalim. Ayun na. Naku po!
Triangulo at sulok is real para dito kay Chu. Men, could have been. Buti na lang tamo yung nakaharang doon sa araw kanina pa sana namasad ko. Pero Blue Fire now rolling. Kumbalawan yung ano, MPL. Sinabi natin, execution. Ang execution, 6-0, Blue Fire against Onic. Hala, Berlin, Trix, at ayan pa, pumapasok mo si Mari Crimson dito. Oh! Mga kaibigan, nabal dito si Crimson. Limbs naman sa may Gedney. Hindi pa yan ang natapos ang laban. Pero alam natin kung anong ginagawa dyan. Ano? Turtle, kuha dito. Nila Chu. Hindi nila ma-out damage, hindi nila ma-outburst si Hilda, si Crypto, at saka si Limbs. And interestingly, Crypto and Liz, man, kanina pa sila umarap na plank sa real. Hindi pa nga natin nakikita gumagapon si Secret eh. Tapos, lagi na lang nasa harapan si Crypto, palakat-lakat. Alam mo kung anong tawag dyan? Ano? Creep walk. Pinagtatagalang si Jay dito paglapit. Hindi nga pwede makas ni Jay. Yung Hurricane Dust, kahit yung aso, walang pake sa mga tambay na kung may creep walk. Creep zoo here. Establishing a lot of pressure against the members of Onic. Pero pa kasi dyan, Babs. May panas po yan. Kasi unseen na ka, focusing mark. Kaya pag tumama yung pana, instant, easy damage. Hala? Ano na to? Parang ang episode sa Ipo. Unang laban niya, tol. Underdog siya. Underdog is real. Oo. 2-5 dominating Onic PH in the first 7 minutes. Even though may mga aso na humarang, wala nang damage ang Onic ngayon. Anong nangyari? Question mo parang with the pick-ups. Piling ko, Betchin, dahil sa kay Crypto talaga eh. Ang laki ng info na nabigay ni Crypto dito. Walang setup na nagawa. Na-force out si Iaco sa kanyang lane eh. Oo nga eh. Yun na nga eh. Parang nagkaubusan ng options. Yung team ng team ng Onic PH eh. Nawalan sila sa tempo, Bobby Trick. Sabi ng Blue Fire, nagsasabi niyo yung Onic na to. Blue Fire proving everyone wrong, showing up. Totally, yeah. Actually, proving the numbers wrong. Proving a whole season 5 wrong. Hindi. Man, look at Crypto. Ayan o, dumadamo-damo lang eh. Tamang damo lang eh. Crypto lang. Sa Gedli, may araw pang tumama dito. Hindi nila mapatay yung Hilda doon. Yes, man. I can have a bad feel na nakakasyak yata ito para sa Onic. Ewan ko kung paano yung comeback mechanic dito. Kasi para sa akin talaga, yung Hilda, ang ganda ng scaling sa late game eh. Pipiliin ko yung Hilda kaysa Balmond eh. Kapag itaka ng laban. Parang nangaral sa itak ang Hilda eh. Mas malaki itak niya eh. Pero yung... Si Balmond, yung mukha panggirahan lang, pero hindi tayo. Mas matulis si yung itak ni Hilda eh. Mas matulis, mas natasanan lahat. At saka, tignan mo naman yung mga items. Tuisin, assault, Kiras, Israel, at wala pa masyadong item dito yung mga coins ng Onic PH. And hindi pa buo yung BOD actually ni Kuya Basic. Nag-build din siya ng HP dito para at least mabuhay dito sa pressure na ginagawa ng Blue Fire. Intindihan na lang sa lawan. Ginagawa nitong mga to. 9-0 for this game, yes. Kahit na mag-burst ni Chu dito, heptasis na siya eh. Tsaka endless lang.
pwede nga yung mag-jump out. Pwede nga in-out ng napakadali din eh. And actually, the idea is to have limbs shoot. Kapunahan kita tayong 14-0. Ano kaya ito? Parang ano eh. No, pwede eh. No? Ang headline na ito. Ang headline. Ano mo feeling ko? Pag-tatrasan ito ano yan eh, no? Ako, mainit na naman ang mga statusan eh, no? Patay na. Kagap po yung iinip ng mga statusan eh. Mainit talaga, tol. Oh my, grabe. Like I said, drag for unseen limbs here with a holy crystal. Man, yung arrows, yung harang, hindi magawa ni Jay. Gusto sana ni Jay na siya yung type ng Akai na magdagamol. Pero anong nangyari? In-out gamol sila. In-out gamol, no? Sabi ni Kripso, kung bastos ka, extra bastos ako. Ganun yung ginawa ni Kripso, kanina pa eh. Ay, no, mga kaibigan. Right now, we got the Lord pushing here. For, I mean, obviously, that was one scene here. The problem here is, of course, with an all-milicom talaga, there's some struggle ongoing for the inhibitor turret push. Pero ang babantayan nyo dyan, guys, si Limbs, yung talo ni Limbs. Talo ni Limbs kanina pa. Kahit yung flanks and yung arrows, hindi makapwesto dito ang Onic PH. Instant si Limbs, ha? Tower is now gone. Jay, 1,000 pounder in. Shin. Pusin na nila yata. Pwede pa rin tumalim si Limbs dito. Secret, mga kaibigan, ng puwing na lang. Mula sa kanyang mga sand, kita naman na dito si Iaku sa may pinakaharapan. Minion wave gets cleared. Kailangan pa ng konting breather dito para sa side ng Onic PH. Another minion wave coming in. And no minion wave as well on the top lane side. But ngayon, yung focus dito ni Chu. Secret using the raging sandstorm to just zone. Onic PH. Puwing silang lahat. Like what you've said, Shinbu, at wala na silang makita. Kung hindi, pwedeng defeat na lang. Blue Fire now on the verge to victory. Ladies and gents, is this an upset? Yeah, Shinbu, man. The numbers doesn't matter. It's a surprise. It's a freaking surprise. Grabe to. 9-0. May kilig ka bang magagawa dito? Hindi. Mounting Shocker na lang pinito mismo ni Basic. Araw pa. Hindi tumama kay Oh My V. Dealer naman dito na sinonot din ng triangle ni Paring. Actually, triangle ng Lancelot. Si Lim sa may pinakaharapan. That's it. The last inhibitor turret might be pushing in by members here of Blue Fire. Hindi pa pala. Umalis nila. Umalis sila pero lahat ng pressure ay napuna. Iyak, no? Umiyak. Umiyak lang sa harap ni Kuya Secret. Umikot-ikot lang si Kuya Yangdu. Bitin pa rin yung damage dito ng Onic PH to actually execute someone. All their damage is in the hands of Yishun, Shin, and Blar. It makes sense na, Shinbu, hindi sila yung type na makakuha kagad mabilis na kill kasi laging umaharang si Kripso kay Basic. Kaya yung mga crits ay hindi niya na ilaland. Inuhulahan ko na kung sino yung mamag-i-status eh. Pili ko si Pusakin, isa. No? Pang hindi naman. Pili na yung statusan mamaya eh. Talon dito si Lins, mga kaibigan. That's gonna be the first kill done in against the main funnel. Iaknu gets the kill para kay Chu. Habol dito ulit kay Sin. Iaknu ulit, isang taga pa dito. Pero nagka-shield yung Sin. Maatak mo pa siya. Hindi pa rin nakompleto yung taga. But at what cost there is? Yes, gonna be the members of the Blue Fire Force for Iaknu. Tagaan si Iaknu. Tagaan si Iaknu. Tagaan eh. Tagaan yung dalawa eh. Habulan tagaan! Tinatapos na Blue Fire! Tumakbo si Crimson! Sabi ni Crimson, panindigan mo to! And that's it! Blue Fire takes the win against Onic! Reignite the flames! Mainit! Rock them! Crimson! Inipok! Dinaan sa Gnipok, no? Alam mo yung Crimson!